Yun nga mga idol, pagkatapos ng maraming usap-usapan kung saan pupunta si Jordan Clarkson dahil nga sa kanyang free agency, nakapag-kumpirma nga na babalik ito. Pero bagay mga idol, huwag kalimutan mag-like and subscribe my YouTube channel for more basketball contents. Road to 100k tayo. Dahil nga sa kanyang stellar performance last season off the bench, pagkatapos nga pumunta si Jordan kapalit kay Dante Exum sa mid-season, si Jordan ay nakapagtapos ito ng 15.2 points, 3.1 rebounds, 2.6 assists, sa 44.6% shooting at 35% na lang sa 3 points sa loob ng 42 games. At dahil unrestricted free agent si JC, alam natin na kahit saan na team nangangailangan ng spot-up shooter or 6-man, eh maintresado talaga dahil nga isa si Jordan Clarkson na kilala bilang reliable off the bench. Kung tutusin pa, siya ay easy buckets. Pero yun nga, nakupirma nga na si JC ay babalik sa Utah Jazz. Sa laga ng $52 million sa 4 taon, kung sa Philippine money pa, estimated 2.5 billion pesos, which is a win-win naman. And really a good offer. Meanwhile, sabi nga rin na kanyang mga sama, madali siyang makisama at nasa kanya rin ang taglay na good vibes. Kaya nga rin bumalik si JC dahil siguro sa chemistry ng teammates sa kanyang nabuo. Gano'n niya nakikita maging top contender ang Utah Jazz sa ilang taon. For me, it's a good thing na babalik si Jordan Clarkson sa Utah. Dahil nga 42 games lang nilaro ni JC papasok sa regular season last year, tapos playoffs kagad, dito mabibigyan siya ng pagkakataon ng newly fresh season. At magiging pamilyar siya sa sistema ng kanilang coach. Siguro ang kailangan lang ni Jordan Clarkson ay consistency. Meron kasing mga laro na on and off nights siya. Minsan maganda laro niya, kinabukasan napakapangit. Minsan napakapangit naman, kinabukasan napakaganda. Nagkakaroon siya ng maraming attempts. Minsan bad shots, o hindi naman quality shots. Pero yun nga, di ko naman siya mabablame dahil ang trabaho niya nga ay tumira. Kasi doon siya magaling at ito ang bumubuhay sa kanyang karera. Iga nga, you miss 100% shot you don't take. Medyo yun lang naman ang kanyang flaws sa laro ng opensa. For the defensive part naman, medyo okay naman, pero marami pa siyang dapat matutunan. Kung paano pag-handle ng pick and roll, spot up, off-screen handoff, at isolation. Dami mong alam, ikaw na lang maglaro. Pero yun nga, kailangan lang niya ay mag-improve konti ng depensa. Medyo careless siya sa depensa at hindi pa gaano ito ka-stable. Pero overall, isa si Jordan Clarkson sa key players ng Utah Jazz. Masasabi natin kung meron man ma-off night tulad ni Donovan Mitchell sa scoring, ay masahin mo itong player na ito on and off the ball scorer at gifted scorer ay siyang babawi nito. Iga nga ni Jordan Clarkson na yun sa interview, taking it day by day and trying to figure out things. For sure, every game ni JC ay proseso at lalo pa itong ini-improve sa kanyang potential. For sure, makikita natin muli ang Utah Jazz sa playoffs at lalo itong lalakas dahil sa familiarity nila isa't isa. At ang kanilang willingness nila bumawi last season. Sana rin di na maging komplikado itong FIBA shit nang makita natin maglaro ang pambansang manok natin na si Jordan Clarkson sa Gilas. Medyo makiikli lang muna tayo mga idol. Hanggang dito na lang tayo mga idol. Don't forget to like and subscribe. My channel, salamat muli. Time.